Ito yung ating Android Mini PC TV, o kung yung iba tawag dito ay Android Dongle. Small but terrible ito, guys. Model MK809 nga pala ang tawag sa kanya. Yan, sobrang liit lang, guys, kung itatabi natin sa credit card o sa ATM card. Konti lang yung laki ng ating actual item. Ito yung physical appearance, guys. May kita natin yung MK809 Android 0.1 Mini PC. Tapos ito yung HDMI niya. May kita natin na parang meron siyang built-in speaker, yung robot. Yan. Tapos ito, guys, yung USB port. Pwede kang maglagay ng flash drive. Ako naman, ang ginagamit ko is yung wireless keyboard mouse. Tsaka yung sa power niya. Tapos meron siyang micro SD slot para expandable yung storage. Diyan mo ilalagay yung mga files mo. Diba? So ayan, napakaliit lang nito, guys. Ikakabit lang natin sa HDMI port ng ordinary TV natin, ay magiging smart TV na siya. Kaaron siya ng Android OS. So ayan, guys, no, makikita ninyo na dito, ipapakita natin na gumagana na yung ating Android TV dongle sa ordinary LED screen ko. Makikita nyo naman na naging Android yung aking LG na gamit ko sa computer ko. Ayan, nagpapalit tayo ng wallpaper. Talagang kung paano yung sa tablet o yung Android sa cellphone natin, magiging ganun din siya. Ang pinagkaiba lang, ang gamit ko dito ay mouse. Tapos pwede rin akong gumamit ng keyboard. Yan, parang naging computer na rin, guys. Diba, alam naman natin na malakas sa kuryente kapag yung gamit natin ay yung computer natin. Kung magbabrowse ka lang sa internet, diba, kung magpe-Facebook ka lang, mag-YouTube ka lang, yan lang yung mga gagawin mo. Manonood ka ng HD na movies, maikinig ka ng music, eh kayang-kayang gawin itong ating Android TV dongle. Kasi meron siyang built-in Wi-Fi. Diba? Makikita nyo naman. Tapos yan, no? HD siya. 1080p ang kanyang screen resolution. Tapos ang kinaganda nito, guys, yung OS na is Jelly Bean. Oh, diba? Sobrang sulit nito. Napakalit na item. Ang daming magagawa. Pwede kayo mag-browse ng mga photo nyo. Kung may mga picture ka ng family mo, gusto mong tingnan, gusto mong mag-throwback, ilagay mo lang sa micro SD, di ba? Mababrowse mo na gamit yung ordinary TV mo. Kasi alam naman natin na napakamahal lang smart TV, di ba? Kaysa naman magpalit ka pa, mag-upgrade ka ng smart TV, tapos hindi naman Android yung OS, ito na lang bilhin mo. Kita nyo naman, nakakapag-play din siya ng high definition na video. Itong sample nito, guys, is 1080p to. Di ba? Full HD yung movie nito, pero kayang i-play ng napakaliit na device na to. Di ba? Ganyang kalupit yan, guys. Oh, available sa Droid Hero, ang kinalulungkot ko lang, ano, limited stocks lang tayo dito, di ba? Kaya kung interesado kayo, yung number na nasa screen niyo, pwede kayong mag-text sa amin. Yan. Tapos pwede kang makinig ng music. Meron siyang App Store. Ay, kita nyo, magda-download ka ng mga application dito. Dito ako nag-download ng Facebook, eh. Yan. Yan, makapag-download ka ng Facebook dyan. Mga application na pwede sa kanya. Tapos nag-download din ako dito ng YouTube. Di ba? Nag-download din ako dito ng Angry Birds kasi kung may chikiting ka na gusto mo maglaro lang, di ba? Gusto mo mag-games yung chikiting mo, pwede niyang gamitin to. Yan, makakapag-game siya dito kahit yung mga Angry Birds man lang. Di ba? Kung gusto mo naman manood ng YouTube, pwede din siya kasi nga meron nga itong Wi-Fi, eh. Kaya nga makakapag-Facebook ka dito, makakapag-browse ka dito, eh. Di ba? Kung ano yung nagagamit ng computer natin, eh, magagawa din naman ito. Ang hindi lang magagawa nito, guys, eh, no? Yung sa computer kasi makakapag high-end gaming kayo, mga Call of Duty na yan, di ba? Yung mga high-end games na yan. Pero kung hindi naman yun ang habol mo, syempre, malayong-malayo naman yung presyo ng CPU, eh, ng PC na nakakapag high-end games ka. Di ba? Eh, ito, magkano lang to sa Droid Hero? Pabibili mo lang sa amin to, guys. Magkano lang? 1,800 pesos. Di ba? Kesa naman magbuo ka ng PC. Oh, yung habol mo lang naman, eh, mag-internet, mag-Facebook, mag-games ng mga pambata, pwede na yan. Pag-YouTube ka din naman, eh, di ba? 1,800 pesos mo, hindi ka pa magugulantang sa monthly bill mo. Di ba? Kasi mataas sa orienting nga yung computer, eh. Oh, eto, ang tipid-tipid nito, eh. Isipin mo, USB voltage lang nagpapatakbo dito. Di ba? O yan, oh. Pag-games yung chikiting natin ng kahit Angry Birds, matutuwa na sila dyan. Tapos, guys, napapalitan ko din siya ng UI. Napag-install nga ako ng Nova Launcher sa kanya. Kita nyo naman ang astig. Diba? Ganyan yung itsura, ganyan yung UI ng smart TV mo. Imagine, naging Android. Parang naging malaking tablet. Diba? Naging malaking cellphone siya. Oh, daming magagawa dyan. So guys, tawag na kayo. Available sa amin,